Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mulungon ka sa Diyos sa iyong mga pulong. Ginoo mo din ang kabundakon. Ikaw, akong ipasalamatan sa iyong presensya. Salamat, Ginoo, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Na ninipuntaga, o Diyos, minitagdaa, mamalandumi sa iyong mga pulong. Tukunti nga ang imong gahong bao kayo'y mag-dominar sa matag kinabuhi. May mga malaking Espiritu Santo magalamdag sa kaputan aron kami o Diyos magkasabot sa mga mensahe ngayon mong ipahan hindi ka na. Salamat o Diyos na mag-ikuban ka na mo ikang inipagsugod inipahong bulhaton hangtod sa pagtapos ini ikaw Ginoo mahimaya. Dalay ko ka sa mga katapusan pasinunggan kung ikaw ang pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Bayong buntag sa tanan. Today, karong adlaw ang aking sulat bao ang katapusang Domingo sa bulan sa Agosto. Yeah. Ang labay na ang daghang mga selebrasyon. In fact, karong untang bulan na sa ato ang church calendar, doon na tayo Kids Sunday. Doon na tayo bulhaton no, para sa mga kabataan. Pero gubikan kay nagpabilin paghino din sa una-una makiksunan dili na gigaya sa tamong kwan. Pero I believe this morning no, doon ay think through kaya ito po no, sa ato ang tagsa-tagsa kapag una-una. Amen. Ang imong isuon, imong nang isipon nga gihugasa na sa dugong ni Jesus. Amen? Once nga gihugasa na sa dugong ni Jesus, wa na yung isang tinsang virus pa. Gagawa ka po niya. Amen? Praise the Lord. So, daghan tayo no, ang mga natin mga activity sa itong sumahan. Pero, sige lang. Na ay tapuyuan ang Diyos nilintanan. So, patapos ang Domingo, sa Agosto, sa Lord Domingo, karim sun si Mana, mag-septimpre na. Mag-septimpre na, yan, ngayon, nag-uulto pa na yung mga trabaho sa kumpanya, kung namalipay, nag-uulto mga nagtrabaho pa sa kumpanya. Kung tungod kay, manibaho, nag-uulto ang bonus na eh. Alam sa mga kadawat. Kay ingon pa sa ato ang kadakuan no, sa ato ang nasun nga basit pa ipaklaro na ikatugot na kundiya no, ang mga pagluag pa sa ato ang mga pagliwag-liho. Pero bisan pa niya na mga isunan, bisan sa kahagipot sa itong paglihog-lihog, gumigang mga isunan ng pandemic, apat wala puhunong ang pagpaglihog sa gahom sa Espiritu. Nagpanayong kini sa pagpaglihog sulod sa itong kasigkasan. Dili ka pong tapon atong abihan ang wala ang kasulatan sa 1 Corinto Kapitulo 9, versikulo 24 hangtod sa versikulo 27. May I request to be bound to please stand as we speak of reading the Word of God. O tinog na mag-insunan aron sa pag-respeto sa pagbasa sa gahong sa pulog sa Diyos. 1 Corinto Kapitulo 9 versikulo 24 hangtod sa versikulo 27. Dagayon ang pulong sa Diyos. Sa walay duha-duha, nasayon ka mo nga sa lumba ang tanang budagan. Apat usala kanila ang gantihan. Busa panin ka mo, kamong dagan ang gantihan ka mo. Ang
sunod sa higpit nga disiplina. Gihimo nga kini aron makadawa siya puro-puro nga balaos. Apan kita naghimo nini alang sa usa ka puro-puro nga dili balaya hangtod sa kahangguran. Bawat kini ang hinungdan na nagdagan ako paingon gayud sa tag-anan. Uksaba ako sa buksigiro na dili magpatakag sumbag. Dili magpatakag sumbag. Ibagsok ko ang akong lawas o ipagtong ko kini. Aron nga dili ako aron dili ako isalikway kuban ako pag-auhag sa kuban pag-apil sa mao lupa. Ang Diyos magabdiho sa iyahang mga pulo. Makapatikot ta uban sa presensya sa Diyos. Pwede po tata mga kaisunan ang mensahe na akong pagkadatong kaninyo na ginapahat o ginareveal sa Diyos ala niinig kabuntagon sa matapos sa kanato running in such a way or run the rest way. Bagdagan paingon sa dag-anan. Budagan paingon sa dag-anan. Budagan aron nga makaangkon o ganti. Amen? Kinsa ganahan o ganti? Amen! Nagayon ang Biblia mga kaigsunan, do you not know that those who run in the race all run? But only one receive the prize. Dihan po ng mga kaigsunan sa lupa ang tanan budagan. Apat usanan ini ang makadawag ko ganito. Run in such a way that you may win. And everyone who competes in the games exercise self-control in all things. Which is, kikinahaklan ni mga iksukon alang sa usang atlita ang pagbansay-bansay sa iyang kaugalingon aron niya siya mahanas unya sa maong kompetisyon ng iyang pag-salutan. Paul uses two illustrations gigamit ni Pablo mga kaigsunan ang duha ka ilustrasyon to describe the Christian at Christianity. The runner and the fighter. The purpose of this common illustration is to help us better understand our roles as children of God. Iyan ang gihulakway. Gipakita din ni Pablo ang maong paghulakway sa usang ka atlita na muapil sa maong kompetisyon. Ingon usap din ni mga kaisunan pag-describe ni Pablo bahay tungod sa mga Kristuhano na diit pagalagad kung pakikumbati diha sa maong kompetisyon. Ang katuyuan ni mga kaisunan aron basakta na ito in spiritual things. Basakta na ito mga kaisunan ang maong paagi o mga di-require sa usang atlita o di-require sa usang Kristuhano ingon nga bukapot ni Adam bao ganti nga ni Adam. We need to walk worthy. Gikinahanglan nato mga kaisunan ang paglakat nga takos kayo. Kinahanglan kayo nga takos ang ayan ang atong paglakaw sa kinabuhi nga
Kristohanon. Now, according to the book of Ephesians chapter 4, verse 1, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Gitawag na sa Diyos mga kaigsunan aron nga mahimot ang iyang katawhan. Sa unang panahon nga wala pa ta makasinati, wag pa nato baangkon si Jesus imong nga personal ug maluluwas sa akong kinabuhi ug nga Ginoo sa atong kinabuhi. Nagpuyo kita diya sa kasalanan. O tungod ni Ana, ang Diyos nagpaginta, ang Diyos kabahan, naginta siya o remedy. Remedyo. Aron nga mahawas ang tao, gikan sa sala, gikan sa kagigit, kahugaw sa kasalanan, iyang itawag, gikan sa sala, paingon ganto sa kahayag. Na yun ang Bible, si Pablo mismo ang nagsulti. Yung siya, as a prisoner for the Lord, maali yung address ni Pablo sa dihan mo sulti siya. Ingon nga siya, binilang mo diyan ni Kristo. So then I urge you to live a life worthy. Ang hangin ni Pablo na kaisunan, alam sa tanan na magtutuo. Na mag puyo sa kinabuhi nga angayan o tapos o balaan. And to be faithful as soldiers of the cross as we fight the good fight of faith. Ingon nga mga sundalo, batinunano nga mga sundalo, dihan ni Kristo na naging kumbati, naging away sa maong away sa pagtuo. Now, according to 2 Timothy chapter 3, chapter 2, verse 3, dalimun mga kaigsunan, join with me in suffering like a good soldier of Christ Jesus. Now, nga si klase sa kinabuhi, dili sa'yo. Dili tiaw. Dili ang ayan nga kayagayagaan. Dili klase sa maong kinabuhi na akong iapilan ka. Kaya kini maong kinabuhi ang mga kaisunan, wala di kontrolar. Sa kahong sa kasalanan, wala di kontrolar sa bisan unsa. Nakagabhanan din ang kaliputana, kundili ang kinabuhi ng Kristohanon, di kontrolar sa gahong sa Diyos. Amen? Kung tinuod ka ang Diyos o imong Diyos, siya ang nagkontrolar. Ang iyang gahong, baon na nagkontrolar, dihan ka din mo. Magkahimok ka sa pag-iaway, bahit tungod sa iyong pagtuo. Now, ino ni Pablo, to remain me in suffering like a good soldier of Christ. Kanapita mga sundalo, kung atong gubat, dili man din basta-basta ang ilahagi at ubat. Hindi ko makikita kung asa na bala pa yung lumulupan. Na ang pag-igubat. Nag-spiritually, ino mo sabihin ang atong kahintang. Nagisulutan din ni mga isunan ng klase sa kinabuhi, pakikumbati sa pagtuo. Tumingal kay dunay naghang mga haram. Dunay mga barriers na nakauwang, nakaharang sa atong pagtuo, sa atong paglakad sa kinabuhi ng Kristohan. O tungod din eh, makikaway ka, makikumbang ka. Gumikan sa atong pagtuo nato sa Diyos. Now, kung buod kita maging away ng mga kaigsunan o muapin ni inyong kompetisyon sa maong
Sa kanti nga gitagana sa Dios, alam sa atong kinabuhi mga kaigsoonan, doon ako yung pagkabuta, na gisuggest ni nga kaya na itong handagan o pagtagan, aron ka mahimo muna o pag-aangkod sa mga kanti. Kinsa may ninyo dinhi nga nagtrabaho mo sa kumpanya, na sa pag-abot mga kaigsoonan sa tingsweldo, dili ka masindihan niya kalipay ka masindi katawa kinsa man dinhi. Ha? Kinsa man yung dinhi nga nagtrabaho ka kumpanya, o na panahon sa tingsweldo, dili ka makalawan sa sweldo, dili ka sinduhan, o na masindi ka kalipay ka. Nasinati pa na niyo. Kung sa may kumpatingon, sa panahon na kung dili ka makalawag sa mga sundo. Discouraged ka, magpagulgul ka, punahon na rin ka ngayon mo hakamoy mong itiha sa likod, ipatulpo, bawa na yung mahuna dahil kahit nabitaan ka dili sa iyo dili lang no? Kabati mo sa tao but sa kabuta na may sunan as a Christian as a believer of our Lord Jesus Christ ang nagdili na mga kaigsunan, bapiyaan, niining lumbang sa kinabuhi ng ating isangkutan. Kaya gusto na makaangkod sa ganti, nga niandam sa Diyos dito sa langit, nga mao ang puro-puro sa kinabuhi. Si Pablo, sa iyang sinulat, ingon siya, bintanan ako, diritso ngayon sa nagkakas.
Igsuon, kinahanglan ato klamhon. Nga kini kinabuhiya nga ato isulat na diha sa Dios, dili ni kaya kaya nga tungkol kay dunat ay tumong nga may ratong kaputo ni kini. Amen. Ang mga Kristuhanon mga kaisunat, kada mga lukurat, kada mga dali madiskurahin, wak na ikulong. Amin mo sa nak, huwag. Huwag nun. Huwag sa guru. Why na lang utong? Dali na magluon. Baupay, baupay, magpabato, usuntihan, di mapasunti. Ano man, why? Klaro, nga kalaputong sa kinabuhi ng Kristohan. Now, ako din klaruhon, karam, magtalag nyo ko ninyo, karong panahon na pauna ni ang maglaruhay ka. Klaruhon na ito. Ang atong abatag, kinabuhin ka ito sa Diyos. Kaya di alam na mag-exuno sa panahon na ang ayan tagbagpili sa hugot na pagpili, hugot na desisyon. Di ini kinabuhiyan. Kung gusto na makaangko ni ining damit kagyanam sa Ginoo, bagay sunod, baunin ato, buhaton. Yes, tripuin sa pagitos langit. Kasi Jesus, Diyos sa mga iso na tiksip, Papa, be born again, hindi ka na siya kita of God. You must be born again. Kaya ang mag-born again, mga iso na baon yung itong langit. Baon na yung wellness. Di pa po na religion. Kinahula na nga, trabaho mong sa tao, buha mong sa tao. Buti sisyon ang tao. Sa pagbangko sa iyong kinabuhi, magpagkatao, pag-usap sa espirituhan mo, diyan sa kilang sa Ginoo, sa despanimalay sa Ginoo. Pagkaghama ng punta na ang ayan itong i-run out, aron mo sustain ang atong Christian life, hangtod niya mabalik ng Ginoo. We must have a clear goal. Sa imo ang Kristohan mo ngayon kinabuhi. Kinalan ka doon na kay klaro. O tinaw. Nga tinuhaon o kaputon di ini kinabuhia. Sama sa usang ka atlita. Nga kung siya waabsarpot sa maong kompetisyon. Ang iyang buhaton mga kaisunan maong kinahanglan niya basagtan niya. Kaya basagtan. Kung ang imong ganahan na sports, kada mo runner, budatan ka, di na kinahanglan mga kaisunan niya pagsigil pagkakalsaan sa itong dapil na bugat. Ang kusog ka budatan, amin ba? Amin? Maglaruhin ka niyo sa huwag itong gabili. Again, it is a state spiritus kaluya katuga sa nga ng Jesus Bahama. Okay. We familiar with the figures of a runner and boxer. Ato na lang nasa kahibawaan mga kaisunan, no? Usap mo lang kabaksin di mo kinahanglan mga kaisunan ang kusog na mudagan kaya di ba mo ka magdagandagan ng ring huwag may kuntis dagan niya sa ring kung usap mo kabaksin ang imo mahal mo harap practice na sumpang o sakbako ni mong sabi niya ang bunga ka na kung sa rin, bunga na ako pwede na lang ang buhay mo sa sumakasin magsigil lang siya, practice ang sumakasin
kuya po ni mo si Pagsukma ko niya, waigo. O niya, maigo, hangin na pili. Sayang kayo kung kanang strict job, sayang kayo kung abir ka. Waigo. Ang iyan, di ba, sa mga isunang sa usama, sa usang tabaksir, na sa piyano, aron sa panahon na kung ako magagda sa uban, hindi ko maulawan. Pareha ba ni mga tao? Muna may mga tao kung nakagaon kayo. Sorry kayo kung terminyo ng mga tao, ba ito ng mga pagkiroon? Kapag akin, hindi ko rin mga tao kasi nga din. Pasunti ha, ito ko masipon, baka ayaw ka musunti. Baka ayaw musunti. Una, pasipon, wagi makahanan ako. Bayan yung luha, pero takay ko lang, ito kong dribol. Ha? Daghan mga tao nga maayo lang siya musulti, pero pabuhat na isa kamubuhat. Unya, sa dihan akong aktwal na. Aktwal na. O sige, kahit kayo magkutun ng basketball, sa panahon aktwal na, magkutun ng basketball, di ganito ka magkutribol. O sa may tanaw sa inuhang mga taong gusuntihan, may ang tao, magkutun, hindi ka hanga, hindi ka hindi ka mao. Di ba? Sama po dinihini, si Pablo ba na kinabuhin ng Kristohan, ibon mo sa pinihini, ikumpara ng Pablo, na ang atong Kristohan na kinabuhin, ilan magsuhon na niya sa Espirituhan ng utang, diha sa kahigpa sa Diyos, ano sa pagsulti na po sa upan, makita nila, tinukod yun, ang kinuhang isulti. Amin ba? Amen. Makita ko, tinukod nila yung isulti. Naghahap yung mga hulang yung taro. Pasuntihan yung sikulo, pakatakan yung sikulo eh. Kinaw-kinaw yung sikulo. Pero tama ang kinabuhin. Pero tinong mga kaisunan sa pagbuhat na sa aktwal, why ka bang kaagad? Bago mo ni, iwan ni Pablo, lisod ka ni Magsintal Pangatni, magkinabuhin ka aling ang pagkabalaan ng ikanan at ni, hindi ka rin malaan. Ang prinsipyo sa Biblia, si Jesus ikon siya, at usa ka buta, kung magbuyog o laing buta, unsa ba yung tawag nila? Ha? Bahog sa kanan. Kung ang usap na tao, maway ka bang kaagad may tuhod sa Diyos, o niya bang akta o di Diyos, ang kapuntanan, Diyos. Why ba ang pisunta? Now, tindi, kikinahanglan na ito nga kaisunan ang klaro nga kaputo na ito din ang kinabuhiya. Di ba tindi niyo, may sunod na ating klase sa kompetisyon sa kinabuhi. Anong kompetisyon na kaisunan tungkol na si Satanas na ang kalimutan? Gusto po niya mga iksunod na muabima ka niya. Bago na niya ito sa kompetisyon na ron. Samtang na ako na sa kalimutan. Kung kinahanglan na kinipa ang kompetisyon, nangihimo ka ron na atong kaaway mo ang yawa, dili siya mudao ka na ito. Padayon ta, diha, paingon sa nag-anan. Batayan na ito mga kaisunan. Kanong panahon na. Dahil, muhimo na maging tao, klaro na desisyon. Sa sinugdanan, may hindi mo tayo desisyon na buhalan kita sa Diyos. Atong hintugyan, atong tinabuhin na tos Ginoo, siya na ang naglumalang ini. Tanyo ka, buhin mo ka katapusang desisyon sa ibuhang tinabuhin ng Kristohano. Nga papiliin ka
ka magudawat ka sa numero sa banata o dili ka mudawat, takyun ka o mudawat ka, buhi ka na muapot eh, yung mga desisyon kunya, uwa ay klaro nga kalaputon sa inyong kinabuhi ng Kristuhan ng karo. Mahimo ba kay sunan nga dili yun ka makadawat sa maong ganti? Marang kinahanglan nga mabinantay yun tayo. We must have a clear goal. Now, observe the rules. Ako sa atleta, kung dili niya mahirapan ang mga pabalaod, mga pamaagi sa maong kompetisyon, ay ma-disqualify na. Huh? Ako, dili kay kuswito nga ni, pero tabangi ko ninyo. Kanang budagan ko, 10K, 3K, 5K, di ba? Dapat na yung anak? Anak? Tabangin ko ninyo. Anak? Pero kanang pagdangan-ana ang mga kalayo ng mga eksyon, di ba? Lailay na ang ganti. Ha? Lailay ganti. Ang 10K, mataas-taas na to. Pwede siguro mga eksyon nga adakot-akot na itong team. So, doon ang mga kategorya, mga ito. Huh? Ako, dahil kayo kuswito, ane, pero kung aral na tas basketball, kung wala ko'y gamay. Wala ko'y gamay, kabauhan. Okay. Huh? Sa basketball, doon na rules. Yung ginahin ko diyan. Kung na-committee sa basketball, kanang-committee, mga iksumon, second rule na lang sila. Ang first rule, a referee. Sila with the final. Ang magdala sa tuwa, eh, ang nagpasiyon na sa tuwa, ang committee. Pero ang magdala sa maong tuwa, sa mga rules, a referee. Sila na. Magpaliga ka, magpaskipon ka, o niya din ka magkuha pipiri ng mga lisensyado, kung doon ay away niya, ito ay matamaan. Pero kung na ay mga lisensyado pipiri, asila na ito. Bakit mga sa kung natag-usay niya na masin ay authority. O niya, kung usan ka magpaskipolista, tila mahimaw ka o kung sa'y mga ginatugot o dili. O niya, kung sa may decision sa kipiri, ano? Traveling. Na ay rules, okay? Kung musulod ka sa paong badlis, paong nagligin, ano, tungkol sa ring, o, 3 seconds, may inisyon yung wala. Kung ito, may inisyon, tinagin mo na batayan, na pili ka makapayunin sa paong mga rules. Na, spiritually, ikaw sa pili nga itong Kristuhan kinabuhi, tunay mga rules na may nagusubay. Amen? Amen? Doon ay mga balaw. Ang mga balaw ka kung sumayo na kaisunan bago ang puno sa Diyos. Amen? Amen. What is it?
Vai nisso. Contento. Naanta na mga instruksyon. Kinabasak ka rin mo ang mga rules diha sa bala at kasulatan. Okay, ikon nga Kristo ano. According to the book of Matthew chapter 7 verse 21. Kung sa'yo mo din. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. But only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ang rules ni mga kaisunan, but only the one who does the will of the Father. Tantong nakapuhan sa kabuhutun sa Diyos. Ang rule mga kaisunan, kung gusto ka mo sunod o langit, buhata ang kabuhutun sa Diyos. Pinaagis niya ang mga puno. Amen? Nalangin. Pero ang Islam, kung gusto mo itong lagi, magiging ang pagmamahal ako sa klase, theology hata, ang mga pagkulong na, ay, ito ang naalang. Read the Bible. Basaha ang puno sa Diyos. Daan, kumpito ang rules, kumpito ang instruction na makiksunan. Pag-ibig na mga sundon, tribuin sa langit. Kinahagan niya basag pa sa ibang manatog ng mga balang. Ingon ng Biblia, ang pulong sa Diyos, mao ang balang na gikahatag ng eksunan ganto sa iyong mga katawahan. Now, we must stay within the limits that God has set for us. Kinahagan na magpapilin na Diyo ka sa dapit mga eksunan na diingi, putang ka rin sa Ginoon. Ayaw na o lapas niya. Yes, in ministry, there is no boundary. Apan dunay boundary. Ang Diyos kagihatag alang sa matag-usa. Ganti ka pwede mo lapas. Now, according to the Bible, yun ang Biblia, yun Jesus. Ang magduga sa puno, mausa, may pirlo. Ang magkulang sa puno, mausa, may pirlo. Ulapas na umukulang ini, na ay sito, kinahalan pabili ng yung kanyara. Ayaw lapas, ayaw kulang. Alam ito yung istorya ni mga binugal-bugal, yung istorya mga iyon to sa mga kaingon na sumulian, itibad, forbidden yung mga Pilipino, pinting kayong kamaro. Yan naman kuliya. Patalaan yung istorya. Hindi ka mo dito punan. Mauna ni Sunday, ako ito punan. Patalaan yung karne. Di ba kayo kuhaan? Di na kumpito yung kapun. Mga Isun, ayaw ko lagi yung ayaw paglapas sa limitasyon. Galiin, kaya punta sa ito, galiharap ka. Araw nga dilita, mabubliba. Amen? Nga naman, naay balaon niya. Doon ay mga kabalanguan nga amayan at mga subayon. So, observe the rules. The boxer stay in the ring and the runner must stay in the proper track. To break the rules is to forfeit the contest. Kung dili gani ka mga isunan, musutay sa rules and regulation sa unsa ka klase nga sports na gusto nimo. Mabahin mo ka ba forfeited ang mga isun? Pag ito kasundi, di nakamakaagi. Babis nimo ang ganti. We must stay within the limits that God has set for us. Kinahanglan nga magpabili na yung tawang iksunan diha sa dapit hindi butang ta sa Ginoo. Ngagi, tagabugi, tagada sa Diyos, alam ka na po. We must obey God. Kinahanglan nga musunod na yung sa Diyos. No, according to Matthew chapter 7 verse 21, it is the words of Christ
that will judge us on the last day. Kaysa panahon, kung mula basta ni inibaring sunan, kung dirita mag-observa sa mga kamalauran sa Diyos, ang wabag na panahon, niya humpata sa Ginoo. In John chapter 12, verse 48, kung sa inyong, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will be condemned at the last day. Tama na. Ay, John, o sa'yo itong mga ginasulti, kana itong isulti, paura mo na yung buhukong mo niya na itong sa bakot na panahon. Kung ama na itong mahimaluan mga John, nga ang mga butang ni ining mga adlaw karon ni panahon na ginasunyot alang sa matag usa nga kinahanglan dunay tay insakto nga pag obserba sa mga kabalanguran sa Dios dili sa religion. Eh, mga tao sa mga mitsunan, ang ilang itahlukan ang balaod sa relihiyon. Huwag sila walang tahlukin kung sa balaod sa Diyos, diyan sa inyong mga puno. Dahil sa pag-iisa ni Cristo, dito sa Santibiyo, iyang ina. Sa pastor, dito, oo, ano lang kaya siya na? Abili mo. Daghan na kayo mga pastor na nabalhin sa iglesia. Ako sa ginag ko, abin niyo tayo, daghan na lang kung mga iglesia nabalhin ng pastor. Eh, sa kasa ba na? Pastor na, daghan. Nga mga iglesia na, dahil mong pastor. Iyan mo ina isa na. Sumpihan taka, why laging grupo nga itanyaga ni Jesus kaya iyang luwasun? Diba sa Matthew 16:18 iingda niya si Pedro, ikaw Pedro sa ibabaw ni Bato, kukurong ko ang isyaw ang gangaas na matayo din ipakalubo ni ini. Yan, kung ako na po sa istoryahan kung saan ang isyaw maglugay na mapun. Bato nga ako nila sa kitan niya, abili mo tayo, daghan po mga leaders in peace na namahin na yung pasto. Ako ba ako gusto mo? Kaya ba orang di paluwas? Sa'y balabod sa relihiyon. At pandinig na baon. Without abiding in the doctrine of Christ. Wala yung mahimumayang resulta. Mga Isong. According to 2 John chapter 1 verse 9, i-motory mga Isong. Okay. Anyone who runs ahead and does not continue, patay na. Tawag sa mga dog. Okay. Now, doon ako yung pagkutan na mga sunan. Umapun niya ang pagkutan na sa pagkagalingon. Are you willing to submit to God's rule for your life? Willing ba ka? Anda ba ka na musubitan sa kabalaon sa Diyos? Musubitan ka sa kabalaon sa Ginoo? Anda ba ka? Okay. Kung anda ka na maiksunan, maunin, dapat bukat-on ka sa imuhang sinuntihan
kung sa imuhang paggawi sa kinabuhi o sa imuhang mga sinungkuban sa imong sakop na diin ikaw respetuhon. Tungod kay ikaw misupita sa kabalanguran sa Diyos. Amen. Dahil mga kristuhan ng karoon, malunti, may mga patasan. Ang pulo, kabugaw sila baba, dili mayo, dili kristuhan. Ang ilahang mga pagawin sa kinabuhi, dili nyo makita sa Kristo. O bisan sa ilang mga sinutuban, di makita si Kristo. Ngaon ta, ibang ko sa Diyos ang sinutuban. Mura, lihan mo ito, nakuha mo ang inyong nagot ko kung dapat. Imbis mag-sunod ko bayo, isigisingan, ibitay-bitay ng mga panak ko, tuyo-tuyo mo ito. Kung ikaw nag-observe sa kabalaman sa Diyos. Number 3, ay natunong mga kaisulan na bahin, you must have a proper training. Ang usap at yung tago na tinanong na siya insakto nga pabagsan. No? Kung maapil ka o grupas daga o pang usanin, kada yung layong ba, no? One year pa, no? Nagiplano. Kinalang karong malandaan, kapagsa na ka, dadagal na. Ako ba mga rayos, mga kaisunan din na sila muna ng patag, dadagal sa bukit. Napataas hangin, di mo dadagal mo kanaw, kanagin o ito, kanaginig tayo. Pataas hangin. Mga nahihilap na po ha, na ang proper training. Kunya, proper diet. Sa tao, ang aapag pratin ka ni Masika ka o dapat nagdiyan hangap ka nila ka. At pinala, ang pagkaon ni mo, sa pagkaon ni mo, ang bugaan mong lawas, pamintin ang kabugaton, aramili ka, kapuyong mudagan, kaya usap ang kapuyong mudagan na may suna. Dapat nagdiyan. Yes. Ako, dinagagulay ito, experience mo na ako. Dako kayong diyan sa una. Linda ka na kung makaisuna akong diyan. Tumutun. Ano ba? Hindi mo na hangat mo po. O, nakawa mo. Hindi mo. Dako na kung tutun ko na kung diyan. Ngayon, isa yung kasama na kung makutiyan ko. Kung mutuwan ko, mabintias ko, mura na kung isa ka o bukit. Hamos mo. Mayroon ko sa una ko sa ako. Mayroon ka rin. Patagalan ko, ha? Tapos, doon ba may Pastor Jackson? Si Pastor Jackson, magpahit ako, magagal. Nanungan niyo siya, sir, bahoy sa tagamay, may sakit ko, hindi lang. Siya, sabi niyo, ako lalo na po. Gano'n ba? Pag naatay training, proper training, mga insunan, wala. Dili ka na rin hamuso, dili ka na rin kapuyo, sigurado yun. Mabot yung kastila na. Amen? Now, even po na natin kinabuhin ng Kristo hapon, kinagunan tayo proper training sa atong Christian life. Dili kay pataka lang. Una ba, may sunan, nagbuhat ko na itong huwag yung atong trinod ng Diyos. Amen? Siya ang atong trinod. Kanang pastor, di ba yung doon na lang na? Di bukaw na lang na ang pastor. Ang Diyos na itong trino, pinaagi sa iyahang mga tulo. Pulse, dataan din must exercise self-control. Okay. Ang usap na at tita ba may sunan, iyakinig ko hapon ka nun ay ang pagpugong sa kaugalingon.
ganon. Parehan naman yung Pacquiao, no? Kada sa yung Pacquiao, kumpito na ako. Kasi, may assistant coach, taas siya yung kanang kusiniro. O diyan, kanang kusiniro ka na tingatan ng taong mga kaisunan. Dahil pa ako na siya kung sa may ipakao yung Pacquiao, no? Karon, tatlawa, trinig, bilang kadis, bilang kamas, at trinig. Inaandang nga naas siya na yung mga pagi sa usapan niya kung sa ipakao yung Pacquiao. Ang kanyang usap ko. Ang kontra ng Pacquiao, naku, si Pacquiao gabay. Ang pakanto niya gabay, ang budang-budang si Pacquiao. Ang kanda si Pacquiao, ang budang-budang mo, alaw si Pacquiao. Na ay mga prosesyo. Nag-inod yun eh. Ang ato yung spirituhan na kinabuhin na ang eksuna mo, kinahangla na ito ang pagbansay. Self-control. The fruit, the spirit. Amen? Christians, we need the Holy Spirit. Gikinahanga na ito ang Espiritu Santo. Aron nga mabansay na sa pagpugong sa pagpagalingon. Kaya ang Holy Spirit, siya ang magp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 
By the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Pagdaan ka sa prophetic training spiritually sa puro sa Diyos, nabati ka nanunay sa imuhang triton na bago ang Diyos. And so on, babat sa iyo ang imong kinabuhi ng Kristohano. Bisan pa kung sa tanyag sa kalibutan, nakasabot ka, may kaalam ka, gano'n ba? Huwag ka mag-compromise. Amen? Pabitaw ni kanyang panahon na karoon din yung pandemic. So, teto, malayin mo yung 101% di ko mo to. Pero, paunis niya maging sunan ang gigamit na. Pero ka naging mo na ng virus? Kaya kung napalag yung virus, pero ang tanang baga na pasipan, nagabakay lang sila tanang. Kung may tabag, gigamit na gisakyan ng eksunal para sa personal interest sa mga tao nga na sa pag-gobyerno. I'm sorry. Sorry kayo. Pero bako ni, mutuko ko nga kini, bako na ni, ang sinuganan, pahingo na nga ito mga eksunal sa giribir sa Ginoo sa iyong mga puro na bako ang katapusan. Physical distancing, face mask, vision. Ano gano'n yung mga eksunan at pasok? Helmet yung hindi ka na ba? Ako, helmet na ako ito. Okay, ito niya. First one, do not conform to the pattern of this world. Bantay na. Kinala, ikaw ng Biblia, kinahanglan nga magbato mo sa alam, sakto ninyo. Kinahanglan sakto ninyo. Sa book of Revelation na kayo sunod, ginasunod ka ng may ako sakto. Ako nasaktan kini, napanggit kanita ko, bako na din. Ipaagin ang virus-virus. Pero bako na din mga isunan ang instrumento na gigamit aron upahin mo natos natas katumanan sa gipadayon sa Diyos. O sa tubuhan mo, mag-injun ka. E kisumahan mo ka, ay kahatlong pati may talagang bako na din ang panahon na din patulog na dito sa pagpaakot ng ang atong ipaakot ng mga pagkalit ni Jesus. Amen. Okay, man. Pinatapaagin sa talimutan kahapon kung baka. Tungkol kay sila na ang gobyerno may nagpuputani, tanong kung baka. Nga ako. Tagutang lumon. Namatay. Ewan ang bisnas namatay sa COVID. Para na ako makaisunan. Ako-ako lang yan. Bahala, pasayin ko alin. Basta bahala kung malayin mo. Iyon alin. Sa ako na magawa na. Kabanta mo na mo yung bata? Kaya bata ka magulang ka, tingla ka, uy, balik ni rin! Hindi ba magbalik? Imong buha ka, kasi yung tingla, hala rin, umuli ha. Tingla na ako. Hatlong mo ka, kamawin ka, pero ang tingaw, do na slay daw ang gadget ko. Diba mo? Illuminati, Antichrist, upo. Kini ko ha, hinabi na nini mo. Kani mga Illuminati, mga eksudan, hindi niya basta-basta mga tao, mga bilyonan mo ng mga tao. May nini. Antichrist, preparation, mga leaders, mga presidente, mga hari, putukan, preparation for Antichrist. Kung di na kasabutan ng aking tsunami, tapos yung bahagot, yung bahagot yung laban ni Bahigos, uy, mag-Christmas na. Naman, ang atong sekretary ng aking tsunami, nag-declare siya, August 15, August na to, July 15. Kato mag-tsunog ng visit, August 15, di ba? Kada yung atlaw ng aking tsunami sa August 15, kina
siya ng pasiti. Ah, na-miss yun. Ay, malaki na buha. Trabaho niya buha. Kung naanap ni Bon ang virus, this is opinion eh. Opinion, hapag sa akin ng virus, hindi ko, hindi ako. Nalang may business na kay Sura, ginawa ko, malibangin na. Ako, naminaw ko. Sa ako, so, lang kung malibang ka, malibaw, malibang si. Kaya, yes, sa'yo na lang, at ang isipin natin, yung isipin ko, sa'yo, ibuha na lang. Ano yung mga kay Sura, gigamit kami siya. Niya na ay, unani, pero sa tinuon, ang kaalam natin, ang pinagalam sa inyo, bawal isa yung sinito ng gigamit, aron, kapainod sa tatapan. Amen. Ay, kahatag sa virus. Inahatag mag-enjoy ka. Ang tanang na mga paghitabo, pandemic, mga sakit na makamatay, may tanong sa itong parang mag-insunan. That's a part. Kapagina sa pagbali ni Jesus. Amen. Amen. Kaya mahal ko ba na mag-istuhan? Sa pag-usin pa, eh. Kailangan ko ang virus, nabuktan mo ko. Ay, kasi ka. Padayon ta. Kato paglandaw ng mga insunan, ang bahay ko, ito ba yung pagtituta sa simbahan ng buyo? At ito yung gayo na. Hindi na kayo nang kitasunin eh. Mayroon ko ng simbahan, ipadayon ka ng simbahan. Bahalag din mo mga tipa, sa dahil ng simbahan, ng simbahan. Huwag makababa ang mga insunan sa kahusin mo, sa mga bulagong sa Ginoo. At ang panayon ta, naapangtanan ako taro, naabataan eh. Bakunan ba natin ni Mga Kaiso? Unsa may standing na ito sa panahon ng Kaiso? Pabita na ang iyong pinigil. Dating ka niya. Dating ka niya. Ingo Jesus, ala ko, sakit kayo ba di kung katulunan may mga batang gagawin ni anang panahon na? Kaya nga mo, napiliyon ka. Gunita yung bata, iuna rin yung kutsik mo. Kasi gusto rin mo, patata ka, ano may kutsik? Kung siksiksik ka, o kung yung bata, ihaw. Ikaw ang inahan, ikaw ang mahal, gusto mo pati mo niya mo. Pero, may tabo ng mga next mo ka. Yes, nakahita mo na. Dilip ba ayun, no? Pero, sa katapusan, nga pagyabu, grant i-implement na na pagkayo. O grabe na kayo mga paghitabo. Alam na ni Ando Hindawan. Anang tata. Iksukon, ayaw yung magdawan anang may buji. Ayaw yung magdawan. Karang pugo, karang October, magsugod na, ang mga pulis na mga ibuhatas ng balay, i-jigtan kong vaccine, sunod na may kutsik na. Ay, tawad. Ako, isulti ko yun tungkol kayo ba ko din ang ginong sa balang kasulatan, ay, ito daw. For the sins and your trabaho. For the sins and your business. Ingo na Biblia, tayo ka, ang ginong daw, gagagukin. Puro mo ka. Di ka magkakapalit. Huwag nga ito ngayon kung sino, makikita. Di ka mabagalit yan. Sa akin, kasupi, kakataon. Sa mga doon, dapat kung gano'n tanong ka dito. Ano ka, kung lupa ako kay matanong, di hulasan ka. Hindi ba? Wala, una, hindi rin yung basta-basta na itong panahon. Di ata sa kritikal. Nga, hindi ko na itong desisyon. Hindi na na. Usap ang Kristohan, hindi ko na yung kanunay. Pagsaling sa inyo, kanunay, magbalikulo. We need to keep ourselves mentally prepared as well.
We renew our minds. Tinawalan atong bakuhon kanunay ang atong panguna-huna, pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagpabalado niini. According to the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Kung sa isulti din ang iksunan. Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Paoli ang isulti ni Paul na ito ka Timothy. Kasi in Timothy, disipulo ni ni Pablo. Na usap ka pagwawali, usap ka worker, kapubuhat, alak sa mulatong sa Ginoo, inahanglan nga dili kaulawan. Dili ikakaulaw sa nihang panahon ng musulti siya sa kabaturan. Dili niya ikaulaw ang kabaturan. We also need to build upon what we have accomplished. Exercising our senses. Yes, we have a discerning spirit. Christians, kinahanglan makabatong na rin ito ang discerning spirit. Pag wala ka rin discerning spirit, mga eksula na may tabo, kung nalagwa di mo ang tanang may tabo. Parihanin may tabo ito karo. Kung wala ang discerning spirit, mga eksula, kung wala na, di natin i-apply ang spiritual, pakain ko na tayo. Kuya, wag kayo natin. Uy, kahulugan mo na rin. Ano ba? Hindi ka nakalisan. Huwag ka nakalitik. May patitik daw. Patitik pa mga eksula ng tubig. Pero kita, sutihan na mo. High ticket, ano ba? Ang nitik to, yun ato, ang gahong sa Espiritu Santo, magunitik sa tanang buhat sa demonyo. Amen? Ba, nagkikinahang na nato karon na panahon. The last but not the least. Value the price. Value the price. Kinahanglan na itong nakatagbili. Kanang maugan di mga eksunan. Imagine mo. Kung ang mga runners, kung ang mga boxers mga eksunan, makikubog sila, makikubati sila, na alam mo kung isugubingan sa ganti. Nga manunod na mawala na how much more Christians na ang atong makiksandurot ka mo na ang ganti na ato na ang kundili manunod. Amen? Hindi nga ganti mga kaisulat bata, dili manunod. Hindi dako kayo ni upili hindi mao nga ganti nga atong kaputon. Tungod kay maulit ang ganti sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Value the price. Muabot ang mga pandemic, muabot ang mga kalistanan, muabot ang kagutom at kakuyaw na kahintang na kaeksunan. Kinahanglan na mong focus ka. Paingon ganto sa finishing line. Ang maangko ni mo, kinibaw ganti na kayaan sa Diyos. That's why si Paul is forgetting what lies behind. Ingon siya, I will press on towards the goal. Di mo hunong. Kristohanon ayaw hunong. Kristohanon ayaw undang sa katalanan sa Diyos. Ayaw mo yung magtuo. Focus mo sa dagangan. Dagat sa lupa sa kinabuhi, maangko na kung ang ganti ang kinabuhi walay katapusan. Amen? Wala yung nindot mo ngayon sa ulo. Ang kumbad, mahalo na ko. Eh, pastor, maun sa mga kahit ang kong taong ani, nampal ba ko'y baka, na pastor, baka ko kaya ang taong ako naging ipanit. Di ba kung kayo mo usada? Wala. Ili-grapture, ibinit ka, ang ikaw, ang sinibakiyo sa kumbaka. Thank you.
best we see in the words of Jesus. Unsay gisulti sa kanang kasulatan? In Matthew chapter 16 verse 26. What shall it profit a man if he gain the whole world but he lose? If we gain the whole world and lose our souls, then we will have settled. For much is done that we could have had. Dapat ako iklaro. Bakong sama, ibo ta ng aeroplano. Ibo ta ng barko. Ibo ta ng mga dito ka sa kanan. Ibo ta ng balay. Ibo ta ng subdivision. Apan mawala ang kukalang panamdan. Church, kini panahon karon nga dili ta basayon sa ato ang mga desisyon. Born those of the perishable will or the price. Isutari pa po mga eksunan kinin bago nutun na mga ganti. Apan labaw sa tanan, ang labing maayo nga ganti nga ang ayang babatunan sa tanang mga katawhan sa Dios, bawa ang ganti nga dili madulot kung walay makatawag ini si Dibisan Kisa. Kung ang mga magduduna o apil sa mga kompetisyon, sa pag-angkol, sa mga ganti, na dili mo dala nila paingon nato sa pinabuhi mo rin katapusan, that's a useless. Why kapuslanan ba ang eksunan? Apat ang labing maayon na mabatunan nato ang ganti sa purong-purong sa pinabuhi na mao'y pinakamaayon o labaw sa tanan o walay sa isang itsa ng mga agaw niya. Ang saad sa Diyos mga kaigsunan alang sa matapusan natin. Na ikaw o ako bumuyo sa langit na wala na'y katapusan. Na kaubad ni mga Diyos. Amen. Amen. Value the price. Hindi ganti mga kaigsunan. Hindi dapat ilugan. Kanang bakos ni Pacquiao na naakaroon, walang kabakos, naghahat na yung nag-ilugan. Yan ka nabakos ang mga kaigsunan, malata, na. Pero ang ganti na yan sa Diyos, hindi madulog. Hinoon, bako'y pagdala na ito. Ganto sa walay katapusan pakikubang sa Ginoo. Sa kinabuhi walay katapusan. Pinaagi sa pagturo o pagkabasalikod ganto sa Diyos. Ikinahangla na itong mga kaisunan. Kining mga upat ka mga butang nga gi-require aron ikaw ug ako makaangkon niini ako nga ganti. Amen. We must have a clear goal. Number two, observe the rules which is the word of God. And number three, we must have a proper training in reading the Word of God, in prayer, meditation, His
word, meditate His word every day. Babati tag mga alawiton nga Dios mo. And number four, value the price. Ganon gusto na ba ako dati? Gusto natin ba ako? Ato ihatagay bili ang baugan niyo. Kung sa mga itong kinahanglanon. Kini upat mga leksyonan nga i-require aron ka makabatod, aron kita makaangkon ng imong ganti. Sa mga kabutan na angay na kong hatagan ng pagdami. Do not fear. Ayaw gahan. Amen? Ayaw gahan. And once mahatong ka, kini upat, bawala din mo. Ang kahadlok ba ko'y mupapas ini ka na? Dapat, baka matundag kay Isus sa Espiritu. Aro may nagawas at tagigan sa mga tao. This is the word of God. Alam ka na po din yung kapatag. Run to win. Daganta sa espirituhano pagdagan ni ining inabuhiha na naata sa inyo. Mapatunan ako, maangko na ito ang ganti. Amen. Gusto ba ka makaangkon sa mga ganti? Gusto ba ka makaangkon sa mga ganti? Dagan na iyon sa libanan. Kung tunay mong bawag din mo ba, kawan ko ang mga balatihan, ayaw ka ng balingan. Dagan, paingon sa dagan. Imong pamilya mong bawag din mo, si kung pagtumulangan sa Ginoo, ayaw paminaw. Dagan sa dagan. Amen? Kaya bawag mo, panahon sa lupa, daghan ang mga tao buhurang din. Daghan ang mga tao magsigisigit mo, distance din. Daghan ang mga tao mag-exun ang bulabay ng uksulti na pagkapasakit mo aron nga dili ka pagkapokus. Ingon nini ang ating kinabuhin nini kalimutan. Naganagat na sa inyong agyawang sa mukugo. Daghan sa kilabay na din mga istorya. Daghan sa ipahinundong ang mga batik mo inawin sa unang panahon. Daghan kayo ang gabing sa kaway aron mabungan ang imuhang pagkapot sa mga ganti. Church, challenge ni alam sa matag-usa ka na magdagan kita paingon sa mga na. Amen.